Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Palakpakan po rin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sa banal na pagdiriwang na ito, sa ating paglapit sa Panginoong Diyos ngayong umagang ito, ating itaas sa Kanya ang mga biyayang ating ipinagpapasalamat, mga biyayang ating hinihiling, kagalingan sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kawaan mo kami.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang sa binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig
ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatiling ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hinginin niyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ang atin pong kasamang pari ngayon, siya po ay si Father Noni. Ang kanya pong congregation ay Clerics Regular Minor. Ang tawag natin ay Adorno Father. Palakpakan po natin si Father. Siya po ay mula pa sa New Jersey. Sabi kay Father, ikaw na mag-sermon. Sabi, Father, hirap na po ako sa Tagalog. No? Siya sabi, matagal na sa abroad. No? Kaya siya'y nagbabakasyon at naririto sa atin at tumutulong. Mga minamahal na mga kapatid, mula sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa hanggang sa mabuting balita, ang salita laging napapakinggan natin ay pag-ibig, love. No? Itong ika-anim na linggong ito ng Easter season,
patungkol sa pagmamahal. Iba't iba ang ibinibigay na pakahulugan sa pagmamahal, pag-ibig, no? Ang pag-ibig ay napakalalim, napakalawak, so deep and so vast. Napakalalim ng abot, napakaluang, napakalapad ng nararating. At halos hindi yan ma-define. Kaya ang ginagamit na lamang ng mga artist ay mga imahin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Tingnan natin ang isang bata, no? Isang batang naririto, sanggol halimbawa, o kaya ay para sa kanila, ano ang pag-ibig? Yung bigyan mo ng gatas, para sa kanila ay pag-ibig. Habang lumalaki, yung bigyan mo ng laruan, yung kasama ang magulang, ang ama't ina, namamasyal, para sa batang ito, ito ang pag-ibig. Ito ang pagmamahal. At habang siya'y lumalaki pa, yung siya'y pinag-aaral ng kanyang magulang, yung siya'y tinutulungan ng kanyang mga magulang, para sa kanya, ito ang pagmamahal. At habang siya'y nagbibinata o kay nagdadalaga, yung makita yung isang gwapo at magandang para sa kanya na nagpapatibok ng kanyang puso para sa kanya, ngayon, ito ang pag-ibig. Ang tawag natin ay nagpapakilig sa kanya. Para sa kanya, ito ang pagmamahal. Pero habang yan ay lumalaki na, tapos na ng kolehiyo, para sa kanya ang pag-ibig ay yung commitment. Para sa kanya yan na ang pag-ibig. Yung ibigay mo ang iyong sarili sa kanya, sa iyong minamahal. Yung mag-commit ka na ng sarili sa kanya, tawag natin pag-aasawa, para sa kanya ito na ang pagmamahal. At habang ikay tumatanda, yung ikaw ay mag-iwan ng magandang alaala o legacy sa community, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, para sa kanya, para sa atin, yan ang pag-ibig. At pagka ikaw ay naka-wheelchair na, matanda na, nakahiga na, minsan yung humility, yung kababaan ng loob, yan na ang pag-ibig para sa iyo. Yung ikaw naman ngayon ang tatanggap ng pagmamahal. Mga minamahal, iba-iba ang larawan ng pagmamahal. Iba-iba ang imahe ng pag-ibig habang tayo ay lumalaki. Iba't iba yan. At ayon sa ating karanasan, talagang napakalalim ng hagip ng pag-ibig. Sabi nga nung kami nag-aaral sa philosophy, yung L-O-V-E, laying our very essences. Yan ang love. No? Yung pagbibigay ng buong-buong natura mo, ng buong pagkatao mo sa iyong minamahal. Ganyan ang pag-ibig. At tingnan natin ang mga pagbasa, paano ipinahayag ng Diyos ang pag-ibig sa tao. Sa unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, narito si San Pedro. Pagdating niya, nakatagpo niya, ito si Cornelius, nakasama niya, na isang Romano. At siya'y nagulat sapagkat ang pinuntahan niyang community na mga hindi pa binyagan, ni hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, ang mga ito'y nagsasalita na tungkol sa Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay pumanaog sa kanila. Kaya sila'y nagulat. Kaya ang sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Lahat ay sakop ng pag-ibig ng Diyos.
Kaya sabi niya, sino pa ako para sila'y hindi ko binyagan at tanggapin sa community ito. Ganyan ang pag-ibig, walang pinipili. Ang pag-ibig ay hindi namimili. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo. Ibig sabihin ay, ito lang ang mamahalin, aray hindi. Sakop lahat ng pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag mong sasabihin sa iyong sarili, pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong sasabihin sa iyong sarili, ako ngayon nagdudus at naghihirap, hindi na ako mahal ng Diyos. Bakit ganito ang pinagdadaanan kong buhay? Hindi na ako mahal ng Diyos. Bakit malubha ang sakit ko? Bakit ang aking amay nawala? Bakit ang aking inay nawala? Bakit ang aking kapatid ay nawala? Lord, bakit? Ibig sabihin ba'y hindi ka mahal ng Diyos? Mahal tayong lahat ng Diyos. Ang tanong, anong tugon mo lagi sa pagmamahal sa iyo ng Diyos? Lagi bang bakit, Lord? No? Anong tugon lagi natin sa Diyos? Sa napakadaming biyayang ibinibigay sa atin, anong iyong respond? Pagkapasalamat ba? Anong tugon mo sa pagmamahal sa iyo ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Ang tanong lang, anong iyong tugon sa pag-ibig na ito ng Diyos sa iyo? Yung pagising mo sa umaga na hindi ka na-stroke, hindi ka na inatake sa puso, yung kumpleto kayo, yung kayo'y masaya, biyaya ng Diyos. Palakpakan po rin natin ang Panginoon. Tayo'y sagana sa biyaya ng Diyos. No? Saganang sagana ang tao sa napakaraming biyaya ng Diyos. Ang tanong lagi, paano ka natugon nito? Anong respond mo? Anong balik mo? Oo, hindi ang kailangan ng Diyos. Pero bilang mga nilikha ng Diyos, ang ating karapatan, tayo'y magpuri at magpasalamat sa Kanya. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan, sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. No? Ang Diyos ay pagmamahal. At ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya, bago ka pa matutong magmahal ng iba, tayo muna ang unang minahal ng Diyos. Ang iyong pagmamahal na nararanasan ngayon at ibinabahagi sa iyong kapwa, yan ay bunga ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. No? Kaya, huwag kang maging madamot sa pag-ibig na ito. Ibahagi mo sa kapwa. Mag-share ka ng pagmamahal. Huwag mong sarilining, ikaw lamang ang mahal ng Diyos. Tulungan mo din ang iba. Ang Diyos ang source ng lahat. Kaya ibahagi natin ito sa iba. Sa mabuting balita, kaya ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ibigang kayo, magmahalang kayo. No. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin, kayo'y kaibigan ko. Ang bilin ko sa inyo'y magmahalang kayo. At ang magiging bunga ng pagmamahalan ninyo ay kaligayahan. Kaya ang isang taong tunay na nagmamahal, masaya, maligaya. Ang taong umiibig, tunay na maligaya. Kaya minsan makikita ninyo yung isang tao kahit pagod na sa paghahanap buhay para sa kanyang anak, para sa kanyang minamahal sa buhay, kahit siya'y hirap na, makikita nyo pa rin ang bakas ng kaligayahan sa kanya sapagkat meron siyang pamilyang minamahal.
Meron siyang anak na pinaglalaanan ng kanyang pagmamahal. Meron siyang asawang nag-aantay sa kanya. Kaya siya'y nag-iingat ng kanyang buhay. Kaya siya'y naghahanap buhay, no? Dahil merong pamilyang minamahal. Kaya siya'y maligaya kahit pagod. At yan ay karanasan ng marami dito. Kahit pagod, kahit mahirap ang pinagdadaan ng hanap buhay, dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, sa kinabukasan ng kanyang anak at sa kanyang asawa, patuloy siyang magtitiis at maghihirap dahil siya'y nagmamahal. Ganyan ang Diyos sa tao. Siya'y nag-alay ng buong buhay niya sa ating lahat hanggang kamatayan dahil mahal niya tayo. Ayaw niya na tayo'y matalo ng demonyo. Ayaw niya na pag tayo'y namatay, impyerno tayong lahat kay Satanas tayo. Hindi papayag ang Diyos. No, hindi papayag ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya tayo. Kaya siya'y nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. Kaya tayo namang tao, ano, tayo namang tao, matuto tayong mamuhay sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasakripisyo para sa atin, pero anong ating ginagawa? Kasalanan. Patuloy-tuloy ang adultery. Mga kahalayan, pagnanakaw, lahat ng kasamaan ating ginagawa. Pero ang Diyos nagsasakripisyo para sa atin dahil tayo'y mahal. Ayaw niyang dyan tayo abutan sa ganyang uri ng mundo natin. Kaya ang Diyos gumagawa ng pamamaraan para tayo mapabalik sa Kanya. At yan ay ayon na sa karanasan ng tao ngayon. Ang Diyos talaga ay gagawa ng paraan para ang tao ay magbalik loob sa Kanya. At ang Kanyang pamamaraan, mabibig at minsan, para lamang ikaw ay bumalik sa Kanya. At yan minsan ang madugo at masakit. At yan nagmumula ang ating tanong na, bakit Lord? Ang sagot, mahal kita. Ayaw kong mawalay ka sa akin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa ating Amang Lumikha at hingin natin sa Kanya ang biyayang Kanyang pag-ibig. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na umunlad sa sambayanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga hinirang na mamuno rito ay maging instrumento sa pagpapairal ng pag-ibig at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapan, bunga ng paghihikahos, karamdaman, pagkaapi sa sariling karapatan at yaong mga biktima ng digmaan at kalamidad,
Taglayinawa nila ang pananampalatayang magpapadama ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ang kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya, upang tugunin natin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusunuran at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ang kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang pagdulog na isinasamo ng iyong hinirang na bayan. Patuloy mo nawa kaming pagpalain at kalingain sa iyong pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Bilang isang bayang iniibig ng Diyos, sama-sama ngayon nating awitin ng lakas loob ang Ama namin.
Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsitayo muna po para sa ilang patalastas. Magsiupo muna po para sa ilang patalastas. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo.
Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng Linggo, dito sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa Grade 3 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Panghuli, kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, halina't manalangin sa Panginoong Diyos, pang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang mga pabeblesan ninyo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.